Hello mga manayko! Welcome ulit sa aking channel. For today's video, ang gagawin ko po ngayon ay magko-customize tayo ng wall clock. Pero by the way, before ako mag-proceed sa aking mga gagawin, i-subscribe nyo na ako. I-click ang subscribe button at notification bell para updated kayo sa aking mga bagong videos. Hindi ako eksperto sa larangan na ito. Ang ituturo ko ay base lamang sa aking karanasan at natutunan. Kung may makukuha kayong aral, edi maganda. Kung wala naman, bahala ka na, manood ka na lang. Okay, yung mga materials natin na gagamitin, syempre wall clock, and then may double adhesive tayo, tapos may gunting tayo, at meron tayong panukat para sa ating layout mamaya, and then meron tayong photo paper. Ang gamit ko pa rin ay Polaris matte kasi tumatagal siya. Inaabot siya ng taon. Okay. Before pala mga manay ko, bumili kayo ng relo na i-customize nyo. Piliin nyo yung mabilis siyang kalasin. Kasi may mga relo kasi iba-iba kasi ano ng relo. Meron siyang mga ditornilyo. Mahirap yung kalasin. Mababasag agad yung salamin. Ipapakita kong relo sa inyo na mabilis lang siya kalasin. Katulad nito. Papakita ko sa inyo. Ganitong relo ang mabilis kalasin. Ito yung ginagamit namin na mabilis lang siya kalasin kasi wala siyang mga tornilyo. Gaganito nyo lang siya. Ayan. Okay, mga ganitong relo ang pwede i-customize. Ang bilis-bilis niyang kalasin lang. Before pala tayo mag-layout, susukatin muna natin yung size ng relo. Kagaya nito, yung sukat niya is 6 inch. 6 inch para matansya din natin yung gagawin nating layout para sa paglagay dito yung sukat niya. Okay, tara, turuan ko na kayo kung paano gumawa ng layout para sa customized clock natin. Okay, tara. Bali, may naka-ready na ako ditong layout. Mapapansin nyo, 6 inch siya dito sa gilid. 6 inch din dito. Kasi, binase ko siya dun sa pinakita ko sa inyo kaninang relo. 6 inch yung laki niya. Mapapansin nyo itong mga number na ito. Downloadable to sa Google. Search nyo lang sa analog clock. Bali, yung layout natin, nag-dinrag lang natin para makonsume yung A4 natin na papel para dalawang magawa niya. Okay, i-print ko na siya para malagay na natin siya sa actual na clock natin. Bali, ito na yung na-layout natin kanina. Bali, ginupit ko na siya para mapabilis tayo. Tapos, bubutasan natin siya sa gitna. Tapos, lalagyan natin siya sa likod ng apat na double-sided para madikit natin mamaya. Ganito lang ang ginagawa ko. Ilagay natin siya sa likod. After ko malagyan na ng double-sided, eto naman, yung mga kamay niya, tatanggalin natin. Mabilis lang to kalasin. Ito. Ayan. Okay. Ayan, dyan natin ilalagay. Ayan, nakalas na siya. Tapos, etong layout natin, ilalagay ngayong layout natin, dapat mag-match siya sa number niya rin. Kung ano number dito. Ayong match talaga siya para yung sabitan sa likod, sakto talaga siya. A few moments later. Ayan na po siya. Ayan na siya, tapos, lagay natin yung salamin. Kasi mabilis lang to ikabit eh. May mga relo kasing matagal ikabit.
gaganon lang natin. Ilagay na natin yung salamin, iti-twist lang to. Papaikot lang natin ng ganito. Okay, eto na yung finished product natin. Eto, pwede mo siya i-customize kahit anong layout mo, pwede sa kasal or anong event niyo, pwede siya. Kaya maganda tong mga panregalo. Yung box niya, ilalagay mo na lang, pagagandahin mo na lang siya. Kung anong gusto mong pambalot, ganito. Pag mas magandang packaging, mas nagmumukhang mahal yung rilong customize mo. Yun mga manay, sana may natutunan kayo ngayon sa tinuro kong tutorial. Patuloy lang kayo mag-subscribe sa akin, marami pa kayong matututunan na gagawin ko. Okay, bye-bye.